Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Estang Lumpo. Halina at samahan niyo ako. I-workshop lang natin itong bougainvillea. Okay? So, wala na sa ayos. Nung malakas na malakas ang hangin, tinangay, natumba. Okay? So, kailangan na nating ayusan. At the same time, i-wire na rin natin. Okay? So kung mapapansin nyo ang bougainvillea guys, malutong ito pagka busog. Okay? Kung mapapansin nyo ang kanyang mga dahon ay lantana. Ayan. Lantana pero may mga bulaklak. Okay? So tuyong-tuyo na siya. Tingnan nyo guys. Tuyong-tuyo na. Ayan. So ibig sabihin, lantana ito, ibig sabihin, wala nang tubig. So, yung tuyo. Okay, so ayusan natin. Thank you.
din nating i-wire ang ating bougainvillea na bonsai. Then guys, na wire na din natin, ito yung kanyang kinalabasan. Okay? Kung iikutin natin, yan ang kanyang itsura. So, ano yung technique na ginawa natin? Ginutom. Okay? Hanggang sa malanta yung mga dahon bago natin winire. Bakit? Dahil kapag busog ang ating halaman, lalong-lalo na itong bougainvillea, ang kanyang mga sanga ay malutong o marupok. Ayun, shout out sa mga marupok. Parang siya marupok. Kaya napunta sa iba. Shout out sa mga marupok dyan. So antayin ulit natin na tubuan ulit ito. Abangan natin yung kanyang update at ipapakita ulit natin kung ano yung magiging itsura kapag ito ay may dahon na. Okay? So slanting. Napakaganda ang bougainvillea kapag ito ay punong-puno ng bulaklak. So mamumulaklak ang bougainvillea kapag ito ay palaging ginugutom, kabaliktaran sa tao. Okay? Kapag ginigan mo ang bougainvillea, hindi ganong mamumulaklak. Pero pag kukunti ang dilig, twice a week, yan, mamumulaklak yan sigurado. Kabaliktaran sa tao. Na kapag nadidiligan, nagiging blooming. So ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pagsama kay Bonsai Stang Lumpo. Hanggang sa muli. Bye-bye.